Ilang buwan din ang pinalipas ng The General Daughters actress na si Raisa Sinon bago ibalita ang kanyang pagbubuntis. Sa report ng PikaPika.com, ikinuwento ni Raisa na hindi niya ina-expect ang pregnancy dahil on her second month ay marami pa siyang proyekto na ginagawa. Narito ang kanyang pahayag. Pregnant po ako, 20 weeks na po. Bali, nag-start po siya ng February pero hindi ko pa po alam kasi nung February po, nag-aano pa ako. May action pa po akong ginagawa noon Bella Bandida for Viva TV. And then yung dalawang movies po hanggang sa natabunan na kami ng lockdown. Ayon kay Raisa, April na niya na-realize na 2 months pregnant siya nang mapansin niyang delayed ang kanyang period kaya naisipang magpa-pregnancy test. April 3, nag-PT or pregnancy test po ako and then medyo malabo pa po yung mga result. Kasi diba po dalawang guhit siya, yung isang test medyo malabo so hindi po ako sure hanggang sa nagpa-check na po ako ng April 9, tas doon na po namin nalaman. Naikwento ni Raisa na medyo nahirapan siya sa second trimester ng kanyang pregnancy dahil doon na niya naramdaman ang morning sickness at pagsusuka. Aminado din siya na nahihirapan siyang matulog at wala naman daw siyang food na pinaglilihan. Samantala, pinakilala din ni Raisa ang tatay ng kanyang magiging anak. Matatanda ang sinabi ni Raisa na engaged na siya pero sa kanyang sariling noong November 2019 pero wala siyang nabanggit kung sino ang kanyang boyfriend. Ang tatay ng kanyang baby ay hindi artista pero nasa showbiz industry din. Ang pangalan niya ay Miguel Cruz at ayon kay Raisa, nakilala daw niya ito through her bank manager na kaibigan ni Miguel. Si Miguel Cruz ay kilalang cinematographer o nagtatrabaho bilang director of photography. Ilan sa mga proyektong ginawa niya ay ang Mission Unstoppable, The Dawn Identity na pelikula ni Vic Soto at Min Mendoza noong 2019, The Girl in the Orange Dress, Dotka, at ilang episodes ng Dada Scroll sa GMA7. Ayon din sa balita, si Miguel ay nag-aral sa US ng film classes sa University of Southern California. Ina-expect ni Raisa na manganak siya sa November 2020. Ayon kay Raisa, mixed emotion siya sa kanyang pregnancy. Halo po yung emotions kasi dahil sa nangyayari ngayon na pandemic, so nakakatakot dahil sa may nakikita kang balita about sa yung hindi tinatanggap sa ospital, ganyan. May namamatay mga ganun, delikadong lumabas, pero syempre excited din po ako. Pero syempre may takot po ako na paglabas niya, yun yung madadatnan niya. Yung pandemic na hindi pa naayos, pero pagdating naman po niya, nakaplan na po kami ni Miguel about it. Aminado din si Raisa na napag-uusapan nila ni Miguel ang pagpapakasal pero ayon kay Raisa ayaw na muna ngayon para makapag-focus sila sa kanilang magiging anak. Gusto din ni Raisa na maging normal ang kanyang delivery although meron siyang issue pagdating sa health. Sinabi ni Raisa na inverted ang kanyang uterus kaya hindi din niya ina-expect na magkakababy siya. Kaya para sa kanyang blessing ang baby na ito. Actually, hindi ko nga po ito talaga ina-expect na mabubuntis ako, pagtatapat ni Raisa. Kasi before pa talagang gusto ko nang magka-baby, kaya lang po yung uterus ko po inverted siya. So parang hirap po ako talaga. So parang tinanggap ko na po yon sa sarili ko na hirap ako mabuntis, kaya po nagulat ako. Naikwento din ni Raisa na ilang mga kaibigan lang niya ang kanyang pinili na unang pagsabihan ng kanyang pagbubuntis. Sila China, Ortalesa, si LJ Reyes, si Isabel Oli, si Cherry Solomon. Sila po yung nakakaalam, tapos yun naman pong nakatrabaho ko sa ABS. Sila Ate Janice, Miss Yula, Tito Pip. Puro matatanda, puro senior kasi sila po yung mas naging close ko. Sa kanila po talaga ako humihingi ng advice. So nakakatawa nga po kasi sila yung mas sinasabihan ko. In fairness naman po sa kanila, wala naman po silang sinasabihan. Todo supporta po sila. Lagi po silang nangangamusta, tapos lagi po silang nagtatanong kung anong kinikrave ko na food ganyan. Tapos nag-a-advise din po sila sa akin. Kinumpira naman din ni Raisa na healthy siya at ang baby. Sa edad na 32, masaya si Raisa sa bagong chapter ng kanyang buhay. Once again, congratulations Raisa.